Magsitayo po ang lahat. Pagkaraan ng apat na buong araw, sinapaliwanag
Pauwiin na sila at ibarang pinahulong paalam at sa buong bayan Israel na nagtitipo noon sa parang kaparang Hades. Inuulat nila ang kanilang nakita at pinakita ang mga uwi ng mga makahawal. At sabi nila, nagpunta kami sa lugar ng pinakita ninyo sa amin. Mainang ang inyong iyon sa parang sagad sa lahat ng bagay. Patunayan ang kumakawal sa kilawa ng Diyos. Ngunit, malalakas ang mga taga-roon, malalaki ang gusto at matitibay ang loob. Bukod dito, naroon pa ngayon ni anak, sakop na mga kamalusita at neges. Ang kataasan ay pinigula naman ng kumiteo, negosyo at amoneo. Ang matagay dagat naman ang ilong Jordan ay mga kananeo. Pagkatapos sila magsalita, pinatayin ni Caleb ang bayan at ganyan sinabi, hindi tayo dapat nakaksayan ng panahon. Lubos na natin sila at iyak na malulutin natin. Sumagot ang ibang tiktik, hindi natin sila kaya, bakit mas malakas sila sa atin. Hindi maganda ang kanilang bilang. Ito ang sinabi nila, higante ang mga taga-roon at sino mang magdakpang sumakot sa kanila ay lalamunin nila ng buo. Nakita naman doon ang mga Nephilim, ito'y lahi ni anak buwan sa Nephilim. Halos hanggang tumot lamang kami. Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nanangin. At nang magbalik ang mga tiktik, sinabi ng Panginoon, sina Moses at Aaron, hanggang ngayon, patuloy pa ang mga Israelita sa pagganit lamang labat sa akin. Kailan ba sila nakahimik? Sabihin niyo sa kanila na ikaw ang pinasasabi ko. Huwag ang Panginoon. Gagawin ko sa inyo ang narinig ko na nag-usapan ninyo. Kayong mamamatay sa ilang. Ang apat na pong araw na paninitik ninyo sa Diyos, babaeng ayon ay tutumbasan ko na apat na pong taon na pagkakahirap upang madama ninyo ang aking buod sa loob ng walang yaon. Ako ang Panginoon ang may sabi nito. At gagawin ko ito sa matamang bayan ito, mga magisilan dito sa ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sinay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ako isa niyo, Panginoon. Noong panahon ng punta sa Jesus, lumain malapit sa tiwan si Don. Lumapit sa kanya ang isang mananayang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay naalihan ng demonyo at masyado pinahirapan. Ngunit kapatid may dito na doon sa Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa inyo. Sumagot si Jesus sa mga lupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ang isinubo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ng pagkain ang mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tungkol ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikali ng mungunong na lalaglag sa abag ng kanilang Panginoon. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang inihiling mo. At kundi gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Patuloy natin yung panalangin, ano, ang ating mga sarili, lalo-lalo nga kayo-kayo may exam, na nakakita natin yung ipangyari natin ngayon sa araw na ito, na tumutuloy sa isang nanay, na nagnanais na bumalik ang kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. Lagi yung mga nanay natin ay, well, kasama yung mga bata, no? Ay ayaw na tayo ay nagkakaroon ng anumang uri ng karamdaman. Gusto nilang mapabuli yung ating kalalagayan. Pero yung nanay ngayon na nakita namin si Ipangelo, ay pinunin ni Jesus. Pinunin ni Jesus yung nanay, bakit? Gawa ng dahil ng kanyang pananampalataya. Para ano? Para lamang mapagaling ang kanyang anak. So, ganun tayo mamahal ng ating mga magulang. Nais silang tayo gumaling. Gumaling hindi lamang sa panguri ng karamdaman. Ano yung sa lahat ng ating katatayuan? Gumaling sa pag-aaral. Bumalik sa anong bang ating gawain sa daigib na ito. Pero dito, ipinaliwanag sa atin ng Panginoon yung laki ng pananampalataya ng nanay. Bakit sinabi yung malaki yung pananampalataya ng nanay? Kasi hinihingi niya kay Jesus ang pag-aligyan ng kanyang anak, sabi ni Jesus. Hindi ako sa inyong sinubo, kasi yung babae ay isang karanayan, hindi isang hudyo, hindi isang mananampalatayang hudyo. Ngunit ito ay, kung tawagin namin ay pagano, naniniwala sa maraming Diyos. So, pero nung sabi ni Jesus, ay ako'y sinubo lamang sa nawawalang tupa ng Israel. Ako'y sinubo lamang sa mga Israelita, sa mga Diyo.
So ang paghahalipunan pa sa kanya ay hindi dapat ibigay ang pagkain na dapat sa anak sa tuta. Ginulit siya tuta, pero sabi ng babae, hindi na babae kahit gumulang. Kahit gumulang. Ay gagaling na yung aking anak. So ganun yung paradalim ng babae. So ang kinakailangan natin, kahit gumulang. Alam niyo ba yung mumo? Alam niyo yung mumo? Ano yung mumo? Kahit mumo na alam niyo yung mumo. Ano yung mumo? Ha? Yung? Yung? Pagkain na? Na nalaglag. So, yung mga tira-tira. Hindi yung mumo na dos, ha? No? Hindi yung mumo. Yung mga natitira, yung mga na humulog, crumbs. No? Tawagin sa mga kundes. Crumbs. Mumo. Kahit mumo lamang. So tayo kumakain, yung mga nanglalaglag, ganun, yung sa tabi ng plato, yun ang tinatawag na mumo. So yun ang sabi ng nanay. Kahit mumulang, no? Kahit mumulang, mapagaling lang yung kanya. So yun po yung nakita natin paranalig ng babaeng Kananeya. Kahit yun po naman yung maging paranalig natin. Kahit mumulang. Kasi bakit? Ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, na hindi ipinagkaloob sa atin. Dahil sa karapatan natin, kung ito ibinigay sa atin ng Diyos, ang kaligtasan na ito, regalo ng Diyos. Hindi natin ito karapatan. Ito'y regalo ng Diyos. Ang biyaya at kaligtasan ay regalo ng Diyos. Pakiulit na po. Ang biyaya ng kaligtasan ay regalo ng Diyos. Isa pa nga po. Ang biyaya ng kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Regalo na? Regalo ng Diyos. Diyos. Ang biyaya ng kaligtasan ay regalo ng Diyos. So regalo yan. Hindi binabayaran yan. Hindi mo karapatan yan. Hindi mo ikaw na pag-aaral yan. Ibigay ko sa atin ang Diyos. No? Hindi sa pagkat palagi mo yung nagdarasal, hindi. Yung kaya ka nagdarasal ay sa pagkat gawa ng Diyos ay pagkilala mo na yun ay regalo ng Diyos. Bakit may tumulong sa kapwa mo? Kasi nakikita ko na yung kaligtasan ay regalo ng Diyos. Bakit nagpapakabait? Kasi yung kaligtasan ay tinuturo mo regalo ng Diyos. Kaya nagpapakabait ka kasi pagkakasalamat mo sa Diyos dahil sa regalo ng kaligtasan na bigay ng Diyos. So yun po nga, huwag natin kalimutan. Bahagi ng patuloy nating pagduon sa panawagan ng Poping Kapal na ginagis ng Diyos. Ginagis ng Diyos ng mga bagay na ipinagkakaloob niya sa atin. Hindi na po yung karapatan natin. Hindi po nga makita natin ang kaligtasan ay isang regalo ng Diyos. Kaya, hinihingi ng babae na kahit na yung regalo na yun ay tutawagin natin, kahit kumulang, kahit sa pirang buklan, kahit tutawagin na natin ay tinga lamang, kagating lamang, ay magkamit din tayo. So, ganun yung paranalig ng babaeng Kananeya. Kahit kaunti lamang, ay sasabag na ito para mapagaling ang kanyang anak.
na nangihirap gawa ng pinahalilan ng masamang espiritu. So patuloy po natin ipaalala na tayo magpasalamat din sapagkat yung po ating parokya. Ano pangalan ng ating parokya? St. Martin de Porres Parish. Isa pa nga, isa pa? St. Martin de Porres Parish. Okay. So kahapon ay kapista ni St. Dominic. Si St. Martin de Porres kasi ni Dominican brother. Pero ngayon ay ang kanyang anding panalangin para sa mga may sakit at sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. Kasi yan ngayon ang isa sa mga mukha na mga mukha ang mga may sakit. Kaya po palagi namin ipinagdarasal ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga ng mga may sakit. Lalong-lalo na pag-araw ng Webes. Tayo hindi pa na ng pagkatanod sa pag-araw ng Webes. Yan ang palagi namin ipinagdarasal. Kaya nawa sa inyo, huwag niyong kalimutan na kung meron kayong mga sa buhay ng mga isang at kapag inalaw ninyo, sasabihin niyo sa kanila na ipinagdarasal kayo namin. Ang aming parokya ay nagdarasal sa inyo, mga isang. Lahat ng uri ng sakit, pag inyo man ay cancer, ubo, pneumonia o anumang uri ng sakit. Hindi kaya ay ganun din sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. Yung mga kamag-anak na nag-aalaga sa mga may sakit. Mga doktor, mga nurses, mga dentist, mga lahat ng uri ng medical practitioner, nurse, mga nurse aide, yung mga nag-aalaga sa mga matatanda, yung mga kapatid natin na mag-therapy. So lahat ka ay pinag-aralan ng kasi bakit? Nangis ng Diyos na tayo ay gumaling. Napatuloy natin, ba kayo mga bata? Samahan niyo yung parokya natin na palaging magpasal para sa lahat ng mga isang, hindi lang sa mga mahal niyo sa buhay ng mga isang. Ngunit ipanalangin natin ang lahat ng mga isang. Ano ba ang mga isang? Meron pa hindi lang may sakit sa katala sa katawan, sa physical. Hindi ba ay may sakit sa utak? Hindi siya ba may sakit sa utak? Kaya ang isa na ay hindi ba ay nawawala sa sarili? Hindi ba ay nagwawala? Hindi lang nawawala sa sarili, hindi nagwawala. So maraming sakit na dapat natin ipanalangin. Yung mga kapatid natin na nalulot sa droga, sakit na yan eh. Ang tawagin naman natin ay addiction. Kaya patuloy natin ipanalangin ito. Lahat ng ito. At nawa, magkaroon tayo ng pagkampalataya katulad na nanay na talakalaneya na narinig namin sa banal na kasulatan. Kahit kumulang, hihingin namin sa harapan ng Diyos. Kung huwag tayo magbasan, Panginoon, kahit kumulang ng iyong papala, kahit kumulang isang sabag na. At isama na rin po ninyo, kayo mga bata, kayo malakas manalangin sa Diyos. No? Alam niyo ba yun na kayo malakas manalangin sa Diyos? Alam niyo ba yun? Oo. Oh. Kasi bakit? Kayo ay mga bata, kayo ay mga pagkumbaba. Ano sabi nga ng Panginoon? Ang panalangin ng mga pagkumbaba ay umatagos ang kanlangin hanggang hindi ito nakarating sa kanyang pagkumbaba. Kaya, palagi kayo magdasal. Kayo ay malakas manalangin kayo mga bata. Binibahagi. Isama rin po ninyo sa inyong panalangin. Kasi yung aking parokya,
ay inaayos yung flooring. Kung isama ninyo sa panalangin na maayos mo po yung ating simba at isama na yung flooring. Kasama ng panalangin natin na magkatulad ng isang nanay na nagnanamis na mapagaling ang kanyang anak sa kanyang karamdaman. Sa Ibanghelyo ay inaalian ng masamang espiritu. So siya na po yung mapagaling natin. Hindi natin sa puro kapal na mapagaling ang lahat ng mga kaysamin kasama ang aming patron sa ating panalangin, si San Martin de Porres. Ngayon kanyang trabaho ni sinabukong sa maliging nito ay ang pangalaga sa mga masyadong. So yun po mga huwag natin talikotin. Tumahimik po tayo sa mandali at pakapitusupan sa pili sa atin ang Diyos. Thank you.
Thanks, Mayor. Please repeat after me. Ama naming lumikha. Naming lumikha. Para mo ng awa. Para mo ng awa. Gawin mong banal. Gawin mong banal. Ang mga alay namin sa iyo sana ang kalugdan. At kami gawin mo. At kami gawin mo. Hain sa iyo. Hain sa iyo. Laging nakalaan. Sa pamagitan ng Jesucristo, sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Para sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Malapat na siya ay kasalamatan. Ama naming makapangyarihan, salamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon ay pinalugod mo sa kami patuloy ng muli ang lahat at sa pamagitan niya na aming tinatanggap ang patang ating Panginoon ng Kanya. Kahit na siya hindi na iba sa iyo, may nabuti niyang marihiri na iba sa mga tao. Ama, siyang tulad namin sa kamatayan ng Diyos ang minahit niya ang sarili ng kami mga sundunan. Kaya naman ay yung tinanggal, idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya ay makambang muna. Ngayon ay lahat ng sa kanya na mag-iisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay na higala. Kaya kahit isa ng mga anghel si sinawin ng papulit sa iyong mga pagpapalit sa kalangitan, kami nagpupunin sa iyong kalangitan. Thank you.
misteryo ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat at kami ang pinarapanan sa ngayon sa sarang mo para maglingkod sa iyo. Hindi sinasama namin kami magsasama-sama sa kagawa ng tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu sa ako. Ama, ningapin mo yung simpahang lalang sa buong dibdib kung gusto mo kami sa pag-ibig. Kay sa aming Francis, may Benaventura, alam na lang kapalihan, ang lahat ko rin ng mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga tumana. Kawa na sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa at paginapalit kami lahat ng kasalo sa iyong puhay ng unang bukas. Kaysa na mahal na Belen Maria na ilan ng Diyos. Kaysa na mga apostol at lahat ng mga nalangkuhan dito sa iyong kaliwanagan. Kalimutin sa iyo. Malpagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kadalaman mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoon, Jesus Christ. Sa pamagitan ni Kristo kasama at sa kanyang lahat ng pagpupuri sa iyo, Diyos naman ang kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng kami. Upang magkaroon tayo ng pananalig ng patulan ng nanay na taga Kananeya na nagpahayag kay Jesus na kahit bumulang ay pwede na nila upang mapagaling ang kanyang anak na inaalihan ng masamang Espiritu. Kaya ang Espiritu na sa rapat ang tiyan ng kapal ng Panginoon, kahit bumulang, pagalingin mo kami. Kung ayan mo ang aming pananampalataya, upuha mo ang aming mga kapatasan.
Naglalaro kami ng kapayapaan, pagpunsan, siyong kaloban, kasama ng Espiritu Santo, makapaslaman ng hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lalim ko sa inyo. At so kayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan ng Espiritu Santo. Mapapalag ng mga inaanyayahan sa piging ng Bordeaux.